Welcome to the Miracle Hour Podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation as God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord. Here's our host, Apostle Renato D. Carrillo. Biblically speaking, ano po ba talaga yung biblical authenticated God-pleasing Christianity? Ito po siya. 1 John 2:6. Ito po ang sabi. He who says he abides in Christ ought himself also to walk just as he walked. Sa iba pong translation, mas maganda po yung meaning na ito. Ito po ang sabi ron. Those who are in Christ must live like Christ. Those who are in Christ must live like Christ. Those who are in Christ must live like Christ. So ano pong ibig sabihin nun? Ito po siya. Na pag sinabi mong nasa Panginoong Jesucristo ka, at sinabi mong bishop ka, chairman ka ng movement at coalition, pastor ka, o national executive director ka ng isang denomination, maybe siya po'y local o siya po'y international, o ikaw po isang theologian, scholar, o author po na maraming books. Pag sinabi po ng sinamang siya po ay naki Kristo, obligado po siyang mabuhay kagaya ng Panginoon. Hindi po ito optional. Hindi ito alternative. Alilaw po ng Bible, 1 John 2:6, ulitin ko po. Those who are in Christ must live like Christ. Naintindihan niyo po yung salitang must? Siya po yung meron pong strong degree or weight na may kaakibat na responsibility. Those who are in Christ must. Sabihin, no alternative, no option. Must live like Christ. Kaya kung yung teaching nyo pong natatanggap how good it is, ay hindi naman po ito nagdadala sa inyo sa pamumuhay kagaya ng Panginoong Jesucristo. Because I don't say this to heart, the church, I love the church more than my life. Yun po reason bakit ako naging apostol at mayroong mandate. And I am fully determined to give my whole life just to fulfill the mandate. Pag hindi po tayo tinuturo ang maging kagaya ng Lord, then, ang ibig pong sabihin, tinuturo ang maging kagaya ng Lord, hindi po yung padampot-dampot, isang verse, isang chapter, tapos i-explain. I'm not talking that. I mean to say the whole counsel of God. According to what the apostles teaches, the whole truth, the whole counsel of God. Then kung hindi po ito ang tinatanggap niyong aral, ang napuntahan niyo po ay counterfeit Christianity. At yan po ang reason kung bakit yung pong maraming hungry hearts sa iba't ibang movement, coalition, denomination at fellowships here in abroad ay dinadala ng Diyos sa Exodus, meaning to say, departure. Mula sa kanilang kinalalagyan, patungo doon sa tamang tao, sa tamang turo, at tamang ministeryong tuturuan kayo na maging kagaya ng Panginoong Jesucristo. At yan po ang malaking dahilan kung bakit kahit ano pong laying ni Satan at pagkuha po ng mga bishop at mga chairman ng mga movement at coalition ng posisyon ng isang apostle, ay hindi pumayag ang Lord na hindi ilabas ang totoong apostol. Dahil marami po nagkiklaim ng office na yan, pero ang problema, they don't have the anointing of an apostle. They don't have the calling of an apostle. They don't have the experiences of an apostle.
So dahil wala pong experiences, it means to say wala pong mandate. At yan po rin siya ba't nag-struggle po ang napakarami patungkol sa kanilang pananampalataya. Dahil yung pundas, yung pong tinanggap nila, ay hindi po pundas yun mula sa Panginoon na itinuloy ng mga apostol at mga propeta, Ephesians 2:20. Oo, oh, intindihin niyo po ito mga minamahal. For the Lord said in John 8:32, you must know the truth. And the truth you know will set you free. At yan po rin siya kung bakit ang dami pong testimonies na narinig nyo rito sa YouTube, sa Facebook. Sa page po ng Jesus Shield, sa page ni Tate Apostol, na mga buhay na nabago. At ilan lang po kayo sa milyong-milyong buhay na nabago here in abroad. Na palagi nating narinig galing sila sa iba't ibang fellowship. Doon na nga, bautismo sa tubig. Doon na na-dedicate sa Lord. Doon na nga naikasal. Pero, hindi po nagtagumpay ang buhay. Napaka-miserable po noon. Ako po, naiyak po ako pag narinig ko yung mga testimonies na yun. Sipin mo, doon ka dinedicate sa fellowship na yun. Doon ka binautismohan sa tubig. Doon ka panaikasal. Pagkatapos, ito yung pamilya niyo magulo. Walang direksyon. So meaning to say, there is something wrong. Not the fellowship, not the water baptism, not the dedication itself, not the marriage vow, but the teaching. The example of those who lead you. Ang problema po ng church sa bansang ito, dahil siya po eh, naturuan po na huwag magkaroon ng idols, dahil lang magkaroon ka ng idols ay naging daan para magkasala ka ng sin of idolatry. Eh, iniiwasan po nang nasa Bible po yung truth na ito. Tama naman po yun na lahat ng glory, karangalan noon ngayon at habang panahon ay para sa Panginoong Jesus lang. But the problem, ini-ignore nila yung katotohanan ng the Lord will not be glorified or glorified without someone who will teach the church to glorify Him. Impossible po yun. Paano i-glorify ng kawan ang Diyos, ang Panginoong Jesus? Malibang may magturo sa Kanya ng tamang pamumuhay upang araw-araw ay maluwalhati niya ang Diyos. Hindi po siya mangyayari. Kinakailangan meron pong leader. At yun po ang sinasabi ng apostle na si Paul in 1 Corinthians 11:1, follow me or imitate me as I follow or imitate Christ. So ang ibig sabihin, hindi sila pwedeng dumirekta sa Panginoon para maging kagaya niya. Kailangan makarinig po siya ng aral ng isang apostol at makakita siya ng ehemplo ng isang apostol. Yun po ang sabi ng Bible, let me repeat, 1 Corinthians 11:1, imitate me as I imitate Christ. You see, kung sinasabi po ng Old Testament ang truth na God will do nothing unless He first reveal it to His servants, the prophet. Kaya nga, sa King Chronicle 20:20, believe in the Lord your God and you shall be established. Believe in His prophets and you shall prosper. So, pinakikita po nito na hindi gagawa ang Diyos ng kahit ano nang wala ang isang propeta at walang magagawa ang sinumang propeta nang wala ang Diyos niya. At ito po ay hindi mo na pwedeng tanggalin sa Bible. Ito po ay proven. It stands the test of time, the scrutiny of those who don't believe in the Bible ministry gifts. How much more in the New Testament? And please, bear in mind, hindi prophet ang maghaharap sa bride kay Jesus. It is an apostle. Kaya ang last work
na nagaantay sa fivefold bago bumaba si Jesus. At yun po'y imminent, sabihin any moment, bago po siya dumating, ang totoong apostol must travel to the nations of the world to fulfill the mandate. Because we carry the last work. Of course, hindi ko po sinasabing yung ginawa ng teacher, pastor, evangelist, prophet ay baliwala. I'm not saying that. Lahat po ito, kung sila po'y credible na mga lingkod ng Diyos, ay rewarded, I appreciate it, I thank God for their life, their blessing. And God, raise up more like them. Basta totoo pong naglingkod sa Lord at totoong lingkod ng Diyos. Pero the truth remains the same. The last and the final work is the work of an apostle. Kasi yung pinag-uusapan eh, perfection. At kung sinong may mandate, siya ang mag-aharap sa Panginoon. Eh, saan ko mababasa sa Bible yon, Tatay Apostol? Eh, na nga po yung isa, yung 1 Corinthians 11:1, imitate me as I imitate Christ. Itong ikalawa, those who are in Christ must live like Christ. 1 John 4:17, in this world, you are like Jesus. 1 Peter 2:21, Christ live as an example to follow. Philippians 4:9, the apostle said, whatever things you have seen, heard, and learned from me, do it exactly as you see it, as you heard it, as you receive it. Do it. Colossians 3:17, the apostle said, join others in following my example. Dami na pong chapter at verses nito. Meron pong rule po ang Bible. 2 Corinthians 13:2, in the mouth of two or three witnesses, every word will be established. Eh, namin na po mga lingkod ng Diyos ang kinukot ko na author po ng New Testament. Established na po yun. At kung may magkakamali pong ito po, i-pervert at i-twist, halaki pong problema yung aharapin nun. Another revelation, 2 Corinthians 11:2. The apostle said, for I am jealous for you with godly jealousy. For I have betrothed you to one husband, watch this, that I may present you, underline that in your Bible, that I may present you, the church, that I may present you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Is that clear to all? Ulitin po natin. Kaya ano pong version yung binabasa nyo? Tagalog, New King James Amplified, NIV, NASB, ESB. Wag lang po good news. Kasi masyado na pong out of context yun. Ito pa rin pong nakalagay. 2 Corinthians 11:2. For I am jealous for you with godly jealousy. For I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Sino po nagsasalita rito? Si Apostle Paul, isang apostol. Mabigat po yung kanyang kiniklaim. Pero lahat po ng claim ng totoong apostol, totoo po yun. Because it is more than a claim, it is a mandate to live. It is a mandate to teach. It is a mandate to preach. It is a responsibility to finish up to the end at any cost. Bakit daw po meron po siyang godly jealousy? Sapagat ibinitrot niya na po sa isang asawa ang church kagaya ng isang chaste virgin. Kanino? Kay Jesus. Kay Jesus. At ito po ay sinabi ni Apostol Pablo sapagat meron po siya nararamdamang godly jealousy pag yung iglesia nung panahon niya eh nalalayo sa truth. Na kung paano dinisib ni Satan si Eve din to Adam ay ganito rin po yung ginagawa ng Diablo sa church ngayon. O nung time niya noon, at the same sa church
ngayon sa pamamagitan ng marami pong teaching. At ito rin yung reason kung bakit ako ganun kasilus, kagodly jealousy. Pag napabalitaan ko ang mga anak ko at ang body of Christ, nangungopya sa Facebook, nagbabakasakali pa sa isang prophecy, sabihin na po natin tama lahat yan, pero they prophesy in part because they know apart. Ang mandate po ay hindi apart. Siya po ay buo. Ang prophecy po ay part lang ng knowledge ng Diyos. Ang mandate ay buo. Do you get that? Kaya, nararamdaman ko po yun. Umiiyak ako. Magmula na ako po inaligtas, naramdaman ko na po yun. And I have sought the Lord many, many times, believe me, with tears on my knees, crying day and night, night and day, fasting, asking God, but yun ang nararamdaman ko. Of course, ayokong magkasala. Ayokong magkaroon ng critical spirit. Ayokong mag-judge, ayokong mag-accuse, dahil hindi ko trabaho yun. Dahil pag puno ka ng Diyos at lingkod ka ng Diyos, you have nothing to do with it. O naman pong issue yun, I will not enter in that any issue, true or untrue. Because that is not my work. I have nothing to do with it. Kaya nga ayoko nakakaling ng negative na report, especially ito po'y counseling. Pero kung hindi counseling, I don't want to hear it. Dahil hindi po siya galing sa Diyos. I don't want to be disturbed by the works of the devil. Because I'm already disturbed with much godly jealousy sa condition po ng church. And I said, Lord, tell me. Earlier ko po ito, ha? Months pa lang po ako sa Lord. Months, hindi po years, months. But ganito po feeling ko. Umiyak po ako pag nakikita ko po yung church outside your will. At ang ginagawang will mo, 30%. Yung mga pastor, naglalaro. Iba naglilingkod to be known, to be rich, to be famous, to be somebody, to be wealthy, to be a billionaire, in a wrong way, with wrong practices, with much lies and deception. At yung mga prayer po nila ay puro witchcraft prayer, pati yung prophecy nila ay witchcraft prophecy para dalhin yung mga tao sa sarili nila. I cry. Hindi po nawala yun. I have a sleepless night. Hindi ko na po maalala kung ilang libo na po yan. Umabot na po ng milyon for the past 38 years. Hindi ko na po maalala. But what I do know, grabe po yung luhang inubos ng mga mata ko. O inilabas ng mga mata ko. And the Lord answered me, yun ay bahagi ng pagkakahira mo bilang apostol. Yung godly jealousy. Kahit sabihin pa po natin, ito po medyo mabigat ito, but this is true. Kahit sabihin po natin na itong pastor na ito ang nag-born again sa kongregasyon na pinapastoran niya ngayon. Sabihin po natin siya po yung nag-labor dito. Sabihin na po natin na siya po talaga yung nag-ayunot na nalangin. We honor that. We respect that. We thank God for that. We admire them. And again, I pray that God raise more like them. But in spite of that, pag pinag-usapan ng perfection, kailangan pumasok ang apostle. Yung ginawa nila, rewarded ng Diyos. Pero pagkatapos, nung kailangan na ng apostol, upang yung hindi nila kayang gawin, ay trabahuin ko. So yun po yung sinasabi ng Bible that we are working together. But the problem, ayaw po ng marami nun. At ang problema, ayaw po nilang tanggapin yung katotohanan. So para sila po ay marilib sa kanila pong mga pain at insecurity at fear, marami sa kanila ay nagtuturo na wala na pong mga apostol ngayon. Bishop na lang. Eh di nadagdagan po yung deception. Pero ang totoo, kahit anong gawin mo, hindi mo pwedeng palitan ang katotohanan
Kung hindi nagbabago si Jesus yesterday, today, and forever, at siya'y nagtayo ng apostol noon, edi siya pa rin yung nagtatayo ng apostol ngayon. Kasi ito, hindi ito nangangailangan ng theological dispute. Hindi mo kailangan ng masteral o doctorate para ito maintindihan. Isipin nyo, kung walang apostol ngayon, eh saan pupunta ang church? Paano ito magiging kagaya ni Jesus? So, ang ibig sabihin, yung early church lang, yung privilege na maging kagaya nila, na tayong end-time church, eh bahala na tayo sa buhay natin. A lie from the devil. Ano po sabi ng Jude 1:24-25? Listen to this. Unto him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence. Watch this. Blameless. Blameless. The word blameless means innocent, perfect, complete. Blameless and with great joy. Now, sino po si Jude na sumulat po ng Book of Jude? Isang chapter lang po yan. He is an apostle. Kaya kung pag-aaralan niyo ang lahat ng teaching ng mga apostle, Paul, siya po, pinakamarami, 14 epistle po yan, Peter, John, James, Jude, lahat po yan ay nagtuturo ng perfection. Alam niyo ako, sinasabi ko ito noon pa. Pag sinabi po sa akin ng Panginoong Jesucristo, iwanan ko po ang leadership dito, mamaya iiwanan ko po siya. Kahit umiyak si nanay, kahit sino po pumigil. Because I don't live for myself. I don't live for any fame, money, popularity. I live for Christ and the will of the Father. Okay lang sa akin kahit saan niya ako daling, kay bundok, kay Papua New Guinea, kay India, kay Amazon River, o saan pa pong foreign land. Okay lang po, basta kasama ko si Jesus. Okay po sa akin. Dapat lahat ng mga bishop at mga prophet, evangelist, pastor, teacher, dapat ganun. Hindi yung si Jesus may-ari, akala mo ikaw yung may-ari. Wala tayong pag-aari rito kanya lahat. Alam nyo, kung anong glory natin dito, yung napagkatiwalaan tayo. Amen. Kaya nga noong 1988, dinalaw ako ng Lord. 4 hours po kami nag-usap. Kung ano yung nakita ni Apostle John sa Isle of Patmos, yung Jesus na dumalaw sa maliit naming kwarto. Sa Ermengarisia, isang mini bungalow, tama lang sa isang pamilya, nagsisimula ng pamilya. Isang kwarto. Tinalong niya ako, anak, ano gusto mo sa buhay mo? Lahat po ng karangalan ng mundo, kayamanan, yung bilyon, hindi yun yung inalog niya sa akin. Sobra pa po riyan. Popularity, fame, everything. Ang tawag ko nga doon, ano, blank check from heaven. Blank check. Eh, pag si Jesus nagbigay sa'yo ng blank check, eh, palad mo. Kasi yung account niya, hindi na uubusan ng laman. Pero anong sabi ko, Lord, hindi po ako nag-pray, ha? Hindi ko sinabi, Lord, bigyan mo ako ng 3 araw, 1 linggo, pag-iisipan ko. On the spot, sabi mo sa katabi mo, titigan mo mata sa mata. Sabi mo sa katabi mo, kaliwa kanan. On the spot. On the spot. Sumagot ako sa Lord. Nakaluhod. Yung mukha ko po ay nadudun sa kanyang paanan. Gusto niyo po makakita ng sikat ng araw sa kanyang liwanag. Yan po yung laman ng room ko noong time na yun. Kung sinanay po, papasok doon, hindi lang maiislain, gagapang sa sobrang liwanag. Sumagot po ako, straight, Lord, wala akong hinihingi sa buhay ko. Ang ibig ko, ikaw. Ang maging kagaya mo. Matapos ang kalooban ng Ama. Pagkatapos ko pong sabihin yung pinatungan niya ako ng kamay, yung lahat po ng glory nasa Kanya, tuloy-tuloy sa buong katauhan ko, tang sabi niya, anak, itayo mo
ang totoong church, turuan mo silang lahat na maging kagaya ko. Maintindihan niyo po yun. Nagsimula po ang mandate. At lagi kong kinukwento yan, at hindi nyo ito dapat kalimutan, mga anak. Kasi yan ang reason kung bakit merong Jesus is our shield. Dapat alam ninyo kung ano yung naging kalagayan natin, sino tayo sa Lord, at ano yung pinagagawa ng Diyos sa atin. At dapat lahat ng bishop at leader ganun, hindi yung, sama kayo sa movement coalition, magsama-sama tayo, baka sakaling makuha natin yung barangay natin. Walang ganun sa Lord. Hello? Masama kayo, aral tayong theology. Magpalitan tayo ng kuro-kuro at kaalamang karunungan. Kayo-kayo lang yun. Pagdating sa Diyos, siya yung magsasalita. Susunod ka lang. Amen? Kaya inuulit-ulit ko siya para malaman ninyo na ang ministeryong kinilagyan nyo ay hindi bunga ng panaginip. Ito po'y bunga ng encounter sa Diyos. Hindi ito bunga ng ambisyon ni Tatay Apostol. Ito ay bunga ng pag-ibig ng Diyos sa church. Kailangan magtayo siya ng apostol para turuan ang iglesia maging kagaya niya. Amen? Doon yun ang gusto ko matapos ang kalooban ng Ama. Ikaw, maging kagaya mo, tapusin ang kalooban ng Ama. So naitayo po ang Jesus is our shield. At nung early years ko, na-memorize ko po ang buong New Testament. Matthew to Revelation. 8 hours, every day, sa loob ng 3 months, na-memorize ko po yan. Alas 8 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Straight po yan, araw-araw. Lunes hanggang Linggo. 3 months na-memorize ko ang buong New Testament. Ang Lord nagturo sa akin mag-pass. Siya nagturo sa akin mag-pray. Siya nagturo sa akin kung ano yung kabanalan. I am a spirit-taught apostle. Are you with me? Spirit-filled, spirit-taught, spirit-led. At pinakita niya po sa akin kung paano siya nabuhay. Napakahirap po magturo ng living legends kung hindi mo nakita kung paano nabuhay ang Lord. Lahat po ng apostol na nagsulat ng banal na kasulatan ng buong New Testament from the Gospel to the Epistle, lahat po sila nakita ang Lord. Eyewitness po sila kung paano nabuhay si Jesus. Watch this. Ano po sabi po ni Apostle John? 1 John 1, please. Look to Tatay. Are you excited to hear more? 1 John 1. Downwards. That which was from the beginning, which we have heard, underline that. Which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled or touched concerning the word of life. Who is the word of life? Jesus Christ. John verse 1 to 3. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. All things were created by him, and no things were created without him. Verse 4, in him was life. Jesus Christ is the word of life. Verse 2, the life was manifested, and we have seen, do you hear that? And bear witness, and declare to you that eternal life, which was with the Father, and was manifested to us. That which we have seen and heard, we declare to you, that you also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Dito makikita niyo po, paulit-ulit pong sinasabi po ng apostol na si Juan, yung salitang, we have heard,
We have seen, we have looked upon, and we have touched. Paulit-ulit. Eyewitness po sila. Yun po yung nangyari sa akin. Pagkatapos ng encounter na yun noong 1988, binuksan ng Lord yung mata ko kung paano siya nabuhay. As I read the scripture, buhay na buhay po yan. Then one day, I was praying for 9 hours. Kasi alam niyo, ng early years ko, 13 hours po ako mag-pray. 13 hours. And yet, may asawa ako noon, ha? May ko siya napapabayaan. May mga anak ako, ha? Napakakain ko yun. Namamalingke pa ako. Amen? Naglalaba pa ako. Bakit ganyan tingin niyo sa akin lahat? Tatay, apostol lang lalaba. Kaya nga ako apostol kasi marunong ako maglabay. Amen. Hindihan niyo yun? 13 hours po ako mag-pray araw-araw. Straight po yun, 7 years. Ang pinakamahaba akong prayer time ay 20 hours. Fasting po ako nun. Hindi ko na kaya 24 hours kasi fasting eh. Hindi na kaya ng mata ko. Yung 20 hours lang. Then I saw the cross. I was brought by the Spirit doon sa ibaba ng cross. The Lord was bleeding from head. Tupot, tumutulo po yung dugo. Bumabagsak sa tapat ko. And I cry, I cry, I cry. Kaya kayo magtatanong kayo, bakit ganun katinding bardin ko pagdating sa paglilitas ng kaluluwa? I saw the Lord. I saw the cross. At pagkatapos po nun, hindi po ako literal pumunta ng hell, but the Lord showed me the fire of hell. And I cry. And I cry. And I cry. Kaya ang encounter sa Lord ang mahalaga para mga bishop at pastor ay magturo ng merong katotohanan. Believe me, kung sino po yung malalim ang encounter sa Lord, sila po yung number one na merong fear of God. At pag nakakita ka ng isang lingkod na ganyan, huwag ka nang umalis kasi walang intensyon sa buhay mo yan kundi maging kagaya ka ng pangit malit at kapatid buong pamilya mo. Amen. Eyewitness po mga apostle. Hindi kagaya ng mga theologian ngayon. Kung ano lang po nakasulat dyan eh, ini-explain, ginagamitan ng Greek at saka ng Aramaic. Okay po yun. Pero head knowledge yun. Ang mga apostle hindi ganun. We walk with Jesus. Yung bakit, ito po advice ko sa lahat po ng nasa Bible, papaba sa congregation. Ito po advice ko. Kung gusto nyo mag-succeed sa buhay, sa lahat ng bahagi ng life nyo, ma-rapture na buhay, magtapos ng kalooban ng Ama, ito po yung simple kong advice. Number one, live for Christ. Mabuhay ka para kay Christ. Yan yung number one. Eh bakit ka dapat mabuhay para sa Panginoon? Eh siya yung Savior mo, siya yung Lord mo. Kung sino nagligtas sa iyo, yun ang ikabuhay mo. Amen? Hindi naman si Maria nagligtas sa atin. Ba't natin ikabubuhay si Maria? Basic yun. Kung sino nagligtas sa iyo, siya yung ikabuhay mo. Kung sino yung nagbayad ang kasalanan mo, nagalisay sa apoy ng impyerno, at siya yung diniklara mo, ang Panginoon, ang siya tinanggap mo, kung kailan mo siya tinanggap, and then, siya ang ikabuhay mo. Kasi ang salitang Panginoon, in the Greek means kurios, ang ibig sabihin, owner, master, possessor of everything you have. Kaya ang laki kong sinasabi, kung naunawaan ng body of Christ, yung truth na ito, wala mag-i-struggle sa pagbibigay. Ano yung i-struggle? May isa Lord naman lahat yan. Gumaya ka sa mga taga-oras ng Himala sa Living Light Jesus people. Kahit anong klaseng bigayan dito, hindi kami nag-aalala at namuproblema. Wala kami takot. Wala kami insecurity. Hindi kami naglilimit sa Lord. Sapagat naiintindihan namin lahat ng amin ay Kanya. Kami privileged lang maging good steward bilang mga sons and daughters.
Kaya kaming lahat ay nagbibigay ng masaya at maligaya. Nakita niyo yung pagkakaiba na yan? Eh kung alam ng church ito at yung nagtuturo ay karanasan niya yan, kinabuhay niya, hindi lahat ng congregation niya hindi lang giver, kundi they smile as they give. Oo. Kung naunawaan ng lahat yan, they will do that willingly and voluntarily. And believe me, wala po magsasabi dyan na, paano yung bukas namin? Yung bank account namin na mabawasan yun naman. Buti ka pa may bank account. Yung iba kahit bank, wala. Kahit account, wala. Ikaw, meron. Amen. Amen. Eh, nagre-reklamo sila na babawasan yung laman ng bank account. Dila tayo, hindi tayo nagre-reklamo kasi the more binabawasan, the more dinadagdagan ng loob. Amen. Paano yung pagmatrikula na mga anak ko? Paano yung kinabukasan namin? Hindi ka kasi nakikinig ng kanta ko kung sino-sino kinukopya mong mga kanta rin sa Amerika, kaya ka nang lalamig eh. Sa akin ka kumopya ng kanta. And because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because he lives, all fear is gone. So yung punto to ang Christianity. Kahit meron kang dinadaan ng pagsubok, wala kang fear. Because he lives. The one who lives in you is a million times greater. Then the devil, demon in hell, in all kinds of crisis that is in the world. Yun po, apostolic teaching. You bank on the Lord Jesus Christ, who is the secret of your eternal life, eternal health, eternal wealth, eternal glory, and eternal victory. Iba po kasi yung may problema ka na, nag-aalala ka pa. Eh, di dagdag problema yun. Eh, tayo, problema. Then, one day, I'll cross the river. Ako ang kausap dito. Then, may humarang na naman. And because he lives, I can face tomorrow. And because he lives, all fear is gone. Listen to this. Lahat po ng teaching na trust in the Lord with all your heart ay magandang teaching. Teaching lang yan. Magpakalalim ka ng relasyon sa Diyos. Yan ang totoong pagtitiwala sa Diyos. Totoo po yan. 38 years na po ako naglilingkod sa naglilibot sa Pilipinas buong mundo. Paglilingkod na, alam niya naman kung anong klase eh. Hindi po ito kasi pagan. Ito po ay passion. Out of compassion to the lost, to the church. Ito po ay earnest decision with full determination. With speed and urgency, I do it without delay. Napakarami pong bishop, pastor, chairman ng moving coalition. Yan nasa Bible, pababa sa congregation. Gagandang magturo ng trust in the Lord. Pero marami dyan nagpapanik pag nakakaranas ng pagsubok. Kahit ala pa pong COVID, marami natataranta. Ayun na nagka-COVID eh, alam nyo, ibig kong sabihin. Tama ang turo. They struggle to trust the Lord. Eh kung tinuruan sila magpakalalim ng relasyon sa Lord, may encounter si Jesus araw at gabi, bali wala lahat yan. Hindi ko to sinabi kay Nanay Ellen eh. Hindi ko rin ito sinabi sa mga personal intercessor. Hindi ko ito sinabi sa mga staff na privilege na nakakausap si tatay at minsan nakakasama sa kainan. Hindi ko po ito sinabi, pero ngayon mauobliga ako. Susunod lang po ako sa Lord. For me, ito po ang pinaka-greatest promise na narinig ko sa Lord sa buhay ko.
at para sa inyong lahat. Ito po siya. At dito umiikot ang lahat ng tagumpay na gusto niyong matamo. I-expound ko lang po ito sa mga susunod na meeting. Pero sasabihin ko na po ang revelation. Jesus said, I am with you always. For me, that is the greatest promise. Paano ka magpapagaling na may sakit kung wala siya sa'yo? Paano mo ma-overcome yung problema, yung sitwasyon, yung gawa ng diablo, yung demonyo, yung COVID na yan, yung impacto, yung globalist, yung beast, yung false prophet? Paano mo ma-overcome ang lahat ng lying ng diablo, yung deception na yan, yung pressure, yung persecution, yung inflation, yung crisis ng mundo? Paano mo ma-overcome yung mga gawa ng laman na yan nang wala si Jesus? Kaya siya tumira sa inyo upang gawin kayong matagumpay. At hindi lang siya tumira pansamantala. I am with you always. Hebrews 13:5, I will never leave you. I will not abandon or forsake you. Now, kung ito po'y naintindihan ng body of Christ at nakikinig kay Tate Apostol, kung hindi man niya alam, tapos na ang problema niya sa buhay. Kasama mo siya habang panahon. Ano kaya sakala niyo ang dahilan at sumama siya sa inyo? Hindi, para bigyan kayo ng tagumpay sa lahat ng bagay. Kaya hindi mo manaunawaan ang nangyayari, magtiwala ka sa kanya. Kasi I will never leave you nor forsake you. Hindi siya flower base na nandoon sa bahay mo. Nung umalis ka, naiiwan kahit saan ka pumunta, tulog ka, ugising ka, antsa-tsan siya. Hindi niya lang bilang yung luha sa mata mo, gusto niyang pahirin lahat at palitan ng milyong kagalakan. Pagod ka, saglit ka lang lumakas. Lord, salamat po. Kasama kita. Ikaw ang lakas ko. Salamat na yung lakas mo ang lakas ko. Yung lakas ko bilang tao, wala na! Uriandoro babashikar yandarebekoro bashaka. Amen! Si Jesus yung nakatira sa'yo. Yung lakas mo, inalis niya. Yung lakas niya, pinalit sa'yo. Kaya kung naiintindihan mo, hindi kanya iiwanan. At ang lakas niya, ang dala mo, di ano problema mo? Minaramdaman ka rin ang kirot, puyat, pagod, kagaya ng testimony ng mga babae ng Diyos dito. Ano confession mo? Lord, nasa espiritu kita, nasa kaluluwa kita, nasa katawan kita, puyat man ako, pagod, yung lakas mo ay akin at ito'y supernatural. Mahinang pumalakpak mga tao rito. Anong sabi ni Apostle Paul? I can do all means all things. Through whom? Through Christ, who lives in you, the hope of glory. At ano pong ginagawa ni Jesus sa inyo? Tumitira lang na walang pakialam at walang ginagawa. No, I can do all things through Christ who empower me, energize me, strengthen me, invade me, equip me. Amen! Ayan po ang sikreto ng mga apostol. Si Jesus. Yung malalim na relasyon sa kanin. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, huwag kayong gumaya sa mga kapatiran sa ibang fellowship. Ang gayahin nyo, si tatay na tumulad sa Lord. Huwag lang kayong mag-prayer yan. Kagaya ng ginagawa nilang puro problema yung pinapaabot. Puro sama ng loob. Puro
Alam niya, ibig sabihin, lamentation, puro sentiment. Kaya yung prayer nila, sentimental prayer eh. Wala sa Bible yun. Amen. Puro sentiment. Mahal ko siya, pero ayoko makita yung mukha niya. Hindi, tatay. Sabi niya, mahal. Ama, I believe. That is one kind of love that is so incredible. That is rejecting love. That all love that is full of rejection. Mahal ko siya, pero ayoko makita yung face. Marami yung pag-ibig. Ayaw niya makita yung face. Amen. Mahal ko siya, pero ayoko siyang makasabay. Mahal ko siya, pero ayan na siya. Akong kausap dito. Yung tinatawag na rejecting love. Amen. Bakit siya ito meron sa inyo? To empower you. At sinasabi ko, pag si Kristo nasa iyo, kahit anong mangyari sa mundo, yung gawin ng Diablo, iyo lahat. Amen. Kaya kung tayo mananalangin, huwag puro emotion. It must be an encounter with Christ. Pag buhay na buhay ang Lord sa iyo, ang faith hindi issue. Kusang lalabas yan. Yan nga, pansin yung ilog. Tuloy-tuloy yung flow ng tubig. Yan ang presence ng Lord. Pag nakagalaw sa iyo, it keeps flowing, and flowing, and flowing, and flowing. At kahit lahat ng dry land na daanan mo ay dry, because the water of life in you keep flowing, lahat po ng dry land will become wet. Ayun po dapat ang Kristyanismo. May problema ka na nga, nag-aalala ka pa. May problema ka na nga, nangangamba ka pa, natatakot ka pa. So, nadagdagan ang problema mo. Tanya mga apostle, sa gitna ng martyrdom, mapayapa. May revelation sila, buhay na buhay. Si Jesus sa kanila. Hello? Kaya mo lang sabihin ng kamag-anak mo na nakatingin ka doon sa dingding eh, kinakausap mo yung dingding. Hindi dingding kinakausap mo, ano, nataulan nakatapat ka sa dingding. Nagayon ako yung nakasakay sa aeroplano, ilang aeroplano sinakyan ko, iba-ibang klaseng aeroplano, sabi ng mga flight attendant. Kasi may kinakausap ako. Hindi tingin nila, wala naman tao. Sabi niya, sir, nagugutom kayo sa... No. I'm talking to somebody. Somebody. Yes. What is his name? Jesus, where is he? Masarap pong kasama ang Lord. Believe me. Pag naintindihan nyo sinasabi ko, nilakaran nyo, talagang mo kung nilalakaran nyo. May-enjoy niyo po ang buhay. Walang pinakamasarap na kasama habang panahon sa bawat araw, lugar, oras, sitwasyon maliban sa Panginoong Hesukristo. The more na nadadagdagan yung edad mo, the more serving God becomes more sweeter and joyful to you because of the Lord. Kung gusto ng mga bishop at mga pastor at congregation, pinapastor na lang si Jesus ang may-ari, na sila ay lumago lang mabilis, ito advice ko. Magpakalalim po tayo sa pakikipag-relasyon kay Jesus. Ang bilis mong lalago. Yan ang nangyari sa akin. Ang dami kong friend, reverend, bishop, senior sa akin ng mga 15 years, ako, 6 na buwan pa lang sa Lord. Mas malalim ako sa kanila. Nagtataka sila. Akala nila matagal na akong Christian. Sabi ko, 6 months pa lang ako. Eh, bakit ganyan ka magsalita?
Buhay na buhay ang Word of God. Namandama namin presence ng Lord. Siguro marami ka librong binasa. Sabi ko, isang libro lang. Sabi nila, anong pamangkat? The Holy Bible. Eh, anong sikreto mo? Si Jesus, araw-araw, minamahal ko siya. Kaya lahat ng desan ng puso ko, binigay niya. Ang maturity po, hindi nakukuha sa seminar. Siya po'y bunga ng araw-araw na encounter sa Panginoong Jesus. Ito po ang dapat maunawaan ng nasa fivefold. If those who are in the fivefold, local or foreigner, decided to serve the Lord, okay na nag-aaral ka ng Bible school, dami mong binasa libro, pagdating sa theology, theologian ka, okay yan. But listen to this. No experience with Christ, and no experience from Christ, and not being with Christ every day, no ministry. Ang ibig sabihin, no experience, no ministry. Hindi ka qualified maglingkod sa Diyos. Hello? No experience with God and from God, no maturity. No experience with God and from God, no success. Hello? No victory. At ito po, masakit sa lahat. No rapture of the church. That is true Christianity. Yung buhay na buhay ang Lord sa iyo. Kaya sa atin, ang pagbibigay, hindi siya kabigatan. Nakakaintindi tayo. We are blessed to be a blessing. Amen. We are blessed to be a blessing. Amen. At alam natin na dapat nilang tularan, kung malaki ang blessing mo, hindi ka pwedeng magbigay ng maliit. Because we are blessed to be a blessing. Ay kung maliit naman yung blessing mo, hindi ka pwedeng magbigay ng maliit at lagi mo ibinibigay ng maliit. Kasi gusto mong tumaas yung blessing mo, so nagdadagdag ka na ibibigay. Because you are blessed to be a blessing. Sipin mo, million-million kinikita mo, sobrang pagka-bless mo, bibigay ka, 300. Tapos may sukli pa. Tapos meron pang ano, resibo. Nangingiti marami rito. Principle po yun. Amen. Kaya sa atin lahat, joy. Alam nyo, if I have 1,000 lives, I will give it all to Jesus. Kung meron akong 1,000 buhay, ibibigay ko kay Jesus lahat. Pero dahil sa lang buhay ko, ang ginawa ko, sinama ko yung may bahay ko. Sinama ko yung mga manugang ko. Sinama ko yung mga anak ko. At lahat ng apo ko, binigay ko sa Lord. Because to live for Jesus is the greatest thing. That we can do in our life. If I have 1,000 lives, I will give it all to Jesus. Kaagad, wala na pong prayer and fasting pa yung para ikumpirma. Why should I do that? Eh siya nga yung Lord, siya yung Savior ko. O di siya yung mag-aari at mag-may-aari ng buhay ko. Ganito rin po sa inyo. Do you get that? Alam niyo, si Jesus mismo, pinulpil po niya yung first and second commandment. Yun ang gustong-gusto ko sa Lord eh. He do it and then He teach it. Kabaligtaran po ngayon. Puro sila turo ng theology, hindi naman nila napamuhay yun. Kami ng Lord, pinamuhay muna namin bago namin tinuro. Are you still there? Igan ko po kayo na example. Join me please in Mark 1, verse 35. Now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place and there he prayed. Ang Panginoong Jesucristo po ang tinutukoy rito. Madaling araw para po bago pa sumikat ang araw, siya nagpunta na po ng solitary place. Actually, kadalasan ito po yung Mount of Olives.
At siya po'y nanalangin doon. At ang sabi ng Bible, pagkatapos niya pong manalangin, verse 40, now a leper came to him, imploring or asking him, kneeling down to him and saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Verse 41, then Jesus, moved with compassion, stretched out his hand and touched him and said to him, I am willing, be cleansed. As soon as he had spoken, immediately the leprosy left him and he was cleansed. So pinulpil po ng Lord ang first and second commandment. Alam po yung first and second commandment sa Mark 12, 30, 31. Lahat po tayo sama-sama. Mark 12, 30, 31. You shall love the Lord your God. Kukunti yung nag-memorize, ha? Verse 31, and you shall, this is the first and second commandment, and the Lord Jesus said, no commandment is greater than this. Amen. Doon na po pumapaloob ang buong kautusan. 1 Timothy 1:5, the law. The law of God is the law of love. At yun ang isang ba't sinasabi ng 1 Corinthians 16:14, we must do everything in love. Because the law of God is a law of love. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay bunga ng pag-ibig. Yun ang nature niya. In 1 John 4:7-17, God is love, so we are what? Love. Hindi tayo nag-i-struggle magmahal sapagat yun ang nature natin. Dahil yun ang kalikasan ni Kristong suma sa atin. Hindi siya may dalang love. He is love. Naliwanag po ba yun? So pinilpil niya po ang first and second commandment. He loved the Father with all his heart, soul, mind, and strength. Now look to Tatay, let us go deep in the things of the Spirit. Iyan po ang isang malaking dahilan kung bakit araw-araw, paulit-ulit, siya po'y laging nasa presensya ng Ama. Pag mahal na mahal mo isang tao, kaya mong mawalay sa kanya. Get that revelation. Hindi po naging problema nang iwan niya ang langit at kunin ang kalikasan ng isang taong punong-puno ng Diyos para ang pag-iibigan nila ng Ama sa kalangitan na hindi tumuloy sa lupa. That is the reason he lived a life of constant communion and communication with God. Kaya yung statement na lang sa John 8:51. Sabi niya, if you will keep my word, you will never die. Sino nagsasalita siya? Anong sinasabi niya ang salita niya? Nang sino daw pong mabubuhay sa mga salita niya at mag-iingat nito? Ikabubuhay. Kahit saan siya pumunta, dala niya, ay hindi raw mamamatay. Ang tinutukoy niya po hindi lang eternal life, kundi lahat ng bahagi ng buhay mo ay hindi pwedeng makaranas ng kapikuan. Amen. Kaya inaalis namin ang lahat ng hinahawakan ng church. Dapat si Jesus lang at ang salita niya. Dahil siya lang at ang salita niya ang infallible. Bakit po maraming mga churches inaapektuhan ng COVID? Yung po'y pagpapakita, hindi niya kinabubuhay si Kristo at ang salita niya. Because those who keep my word, Jesus said, will never die, but they died. Are you with me? They become poor. They suffer. Their businesses go bankrupt. So yun ang ibig sabihin. I choose to believe the word of God than their opinion.
Do you get that? Ang sino man nabubuhay sa salita ko, hindi pwedeng mamatay. Hindi ka pwedeng talunin ni Satanas. Sila takot kay Satan. Kayo, makita lang kayo ni Satan, marinig pangalan niyo si Satanas, kinikumbulisyon. In a high blood, in epilepsy. Irarayuma. Amen. Ang totoong apostol, ilalagay ka sa kaligtasan na hindi pwedeng agawin ng sinuman. At ang totoong mga lingkod ng Diyos, hindi ka dadaling sa sarili niya, dadaling ka kay Kristo, tuturuan kang maging kagaya ni Kristo. Do you get that? Do you understand that? Di ba magandang teaching yan? Si Jesus, yung salita niya, yung pinapahawakan sa'yo, sigurado ka rito habang panahon. Ano pong sabi ng Hebrew 12:25-29? Sabi roon, makinig kayo sa nagsasalita mula sa kalangitan. Na nagsabi minsan pa, ayayanagin ko ang langit at ang lupa at ang lahat ng laman nito. At ano po ang purpose upang lahat ng bagay na nayayanig ay mayanig. Ang lahat ng bagay na matutumba ay matumba. At ang lahat ng mga bagay na pwedeng masira ay masira. Upang maiwan ang mga bagay na hindi nasisira at hindi nagigiba. So kung nakatayo lang sa salita ng Diyos sa nagaganap ngayong shaking sa buong mundo, ang mananatiling nakatayo. At lahat, kay Bishop, kay Pastor ka pa, kay sino ka pa, pag hindi ka nakatayo sa Word of God, when God shake the nations and He's shaking the nation, you will be shaken. Ang kausap dito. At walang coalition mo, theology movement, o kung sino pa ang pwedeng pumigil dyan. Kaya ang sabi po ng verse 29, it is very fearful to fall into the hands of the living God. So, ibig sabihin, wala kang remedy maliban sa kanya. Do you get that? Pag apostolic teaching ang tinanggap ng body of Christ, ano man ang maganap sa mundo, wala kang problema. At ang tanging pinaka-importante sa buhay mo, isa lang, ang kalooban ng Ama, dapat matapos. Amen. Oh, what a joy to serve the Lord. What an honor to do the will of the Father. Sa ibang fellowship, pinag-aaralan pa ang will ng Diyos kung gagawin. Malaki pong kasalanan yan. Jesus said in John 6:38, I came to this world to do the will of the Father who sent me. Tayo, ang mahalaga sa atin, hindi ibibigay natin, hindi mawawala sa atin, hindi yung pagod natin, hindi yung puyat natin, hindi yung sakripisyo natin. Ang mahalaga sa atin, maganap ang kalooban ng Ama. Amen. Because that is the reason why we are here. To do the will of God. Paano nila i-glorify ang God the Father kung di naman nila ginaganap ang kalooban ng Diyos? Amen. Are you still there? Napakahalaga po na maintindihan natin ito. Mas mahalaga ang will ng Diyos kaysa pera, ari-arian, karangalan, pansamantalang kaligayang inaalok ng mundo. At ang nabubuhay sa perfect will ng God the Father ay mabubuhay habang panahon. Per John 2:15-17, ang nagmamahal sa sanlibutan, punong-puno ng pride of life, lust of the eyes, and lust of the flesh. Lahat po ng nabubuhay rito, daming Christian nabubuhay rito. Daming bishop at pastor. When the world paid the way, they will pay the way. But those who live in the perfect will of God will live forever. Amen. Kaya ang Lord, palagi sa presence ng God the Father because He loves the Father so much.
If you love Jesus so much, you want to be with Him always. Itatay, may mga anak ako. Alam nyo, yung mga anak namin, pag ako po eh, hinahanap nila. So, ang ginagawa ko sa mga anak ko, nagpi-prayer meeting kami. Nagwo-worship kami. At pag sinasabi nila, papalaro tayo, okay? Warfare tayo, demonyo ka sa ta. Boom. Sige, doon yun. Sipain mo yung ulo ni Satan. O, rapi, rishi. Boom. Ang kausap dito. Amen. At pagkatapos, papakain tayo, okay? Tapos na yung labanan, panalo tayo. Labas tayo, eat all you can. At dahil kayong lahat ay nagpakita ng magandang halimbawa at totoong pag-ibig sa Lord, punta tayo ng mall. Lahat ng gusto niyong kunin-kunin niyo at tawagin niyo yung mama niyo, pabayaran niyo sa kanya. Wala akong kausap dito. Amen. Amen. That time, mga bata pa sila, ano sabi ng Proverbs 22 verse 6, teach the child the way they should go. And when they are old, they will not depart from it. Pag sinabi pong child, hindi po kagaya po ni grandma at ni grandpa, 93. May dimnetya. Hindi na maalala ko ng pangalan mo. Hindi po yung child. Yung child, pag may isip ka na, alam mo na age of accountability, 5, 6, 7, up. Actually, dapat pa nga, 2 taon pa lang. Are you with me? Are you with me? Of course, pabayaan sila kung gusto nila maglaro. Dapat lang po yung bata yan. Pero sa gitna po noon, mas malalim yung pundasyon nila sa Panginoon. Kasi ito, pansamantala lang nilang gagawin hanggang bata sila. Are you with me? Kasi wala ka naman nakita riyan na 35 years old na eh, nagpipiko pa. Ang kausap dito. Meron ka ba nabalita ang anak mo, 48 na eh, nagtutumbang preso. Tapos nagsisipa. Sinisipa niya ngayon sa tanas. Liars! Ang kausap dito. Naalala niya yung prophecy ko noon, siguro it was 5 years ago. Anong prophecy ko? Lahat ng mga batang ipapanak ngayon sa ministry ito, at lahat ng mga anak ninyong makakarating sa ministry ng ito, i-anoint ng Diyos. At yung anointing na dala nila ay greater sa anointing na binuhos niya nung nakalipas na henerasyon. Kaya pag yung mga anak niya nagsabing, I see Jesus, huwag kang magtaka, totoo yun. Kagaya ni Daxa, 4 years old, nasa Laguna kami. Sabi ng bata, ando sa swimming pool, naglalaro. Sabi ni Daxa, Daddy, I saw Jesus. Where is he? The sky. And Jesus said, I am coming. Kaya o yan ang sinasabi ng mga anak nyo, that is true. Hello? Kung sinabi ng mga anak nyo, dinalo ako ng Lord. Kinausap ako. Totoo yan. Then, pag ganyan ang mga anak nyo, lalaki, babae, ingatan niyo sila. Turuan niyo silang lalong mahalin ng Panginoon. Dahil simula pa lang yan. Ang sabi ko, simula pa lang yan. More visitation is coming. At yan ay sign. Yung mga anak ninyo, yung mga apo natin sa murang gulang, ay mga lalaki at babae ng Diyos. Kaya paunawaan nyo sa kanila na kahit tayo'y blessed, we have all material things, we have everything in life. Ipaunawaan nyo sa kanila, iiwan natin yan. Ang pinaka-importante rito sa lahat ay yung relasyon nyo sa Panginoong Jesucristo. Enjoy natin ito at gamitin sa karangalan niya. Amen. Di ba, pag mahal na mahal mo isang tao, gusto mo laging kausap?
Hindi ba pag mahal na mahal mo isang tao, gusto mo lagi siyang kasama? Amen. Hindi ba pag mahal na mahal mo isang tao, gusto mo lagi siyang pinagmamalaki? Amen. Hindi ba pag mahal na mahal mo isang tao, lagi ka nanindigan para sa kanya? Pag may nagsabi ng pangit sa kanya, dinidepensa mo siya. Amen. Pinaglalaban mo siya. Amen. Hindi ba pag mahal na mahal mo isang tao, gagawin mo lahat sa kanya? Kahit hindi mo maabot yung bituin, pinapangako mo. Pati yung araw, pati yung buwan, pati yung bulalakaw. Amen. Hindi ba pag mahal na mahal mo isang tao, pupunta na mong lahat para sa kanya? Hindi ba pag mahal na mahal mo isang tao, ayaw mo siyang iwanan? Kung mahal na mahal niyo si Jesus, kagaya ng pag-ibig niya sa God the Father, ganyan ang gawin niyo sa kanya. Hindi ba pag mahal na mahal mo ang isang tao, ibibigay mo lahat sa kanya? Naibigay niyo na ba kay Jesus lahat? Ayan, ako in-expect kung walang sasagot ng amen. Kasi mapanganib yan. Check your heart. Hindi ba pag mahal na mahal mo isang tao, ibibigay mo lahat sa kanya? Wala na mo may amen. Naibigay niyo na ba lahat kay Jesus? Uy, naku. Alam mo ba sinasabi mo? Di ba pag mahal na mahal mo si Jesus, na, ibibigay mo lahat sa kanya, naibigay mo na ba lahat? Si kuya, si ate, si nini, si tutoy, si inday, si dudoy. Naibigay niyo na ba yung mga property na naibigay niyo na ba kay Jesus lahat? Ay, wala na sumasagot. Wala na ba masamang asa sa atin siyang management? Pero huwag niyo nga kalimutan, siya ang owner. At any time na hihingiin niya, let it go. Amen. Amen. Ikalawa, after you live for Jesus, walk with Jesus. Walk with Jesus. Walking with Jesus means you are living a life of obedience, blameless. Amen. So you have to spend much time with Him. Kasi marami siyang sasabihin sa specific na salita. And you must obey that. The moment the Lord spoke to you, or speak to you, then your must or instant obedience is a must. Parang si tata yan. Sabi niya noon, punta kang radio. Pupunta akong radio. Attendi natin, ano? Wala pang 30. Full time, 17. Yung 13, bata, youth, matanda. Wala radio. Ano ibabayad mo? Pasok pa natin ng mga time na yun, 8,000 a month. Eh yung offering sa isang buwan, 3,000. Pero sinabi niya, pumunta ko. Yun ang ibig sabihin. Pag nagsalita siya, no opinion, only obedience. Just do it. Paano ba natin pinakikitang we live a life of faith? Simple lang. You live a life of obedience. Dahil yung obedience mo ay proof ng love mo sa Diyos at proof ng faith mo sa Kanya at sa Kanya mga pangako. Are you with me? Sabi niya, punta kang TV, eh, ako, mas mahal bayan doon, million. But I go. Are you with me? Wala tayong camera noon. Wala lahat. Punta tayong TV, Channel 13. Sabi ng management, kumusta yung camera niyo? Wala pong problema, meron kami. By faith. Yung director nyo, naku, wala pong problema, meron kami. Nanay Ellen. Sinong cameraman nyo? Naku, magaling po. Si Nanay Ellen. Amen. E sinabi niya po lahat ng kailangan para makapasok sa television. Meron po kami lahat niyan. Nanay Ellen. Amen. Eh, VHS pa noon.
Si Nanay Ellen, yung radyong sira, tsaka tape recorder na sira, pinagpupuyatan ni Nanay yan. Kaya pa naisabit eh. Pagkatapos, sabi ni Nanay, Lord, paano po ito tatanggapin sa Channel 13, sira-sira? Sabi, Lord, humanap ka ng ano, photographer. May mga gamit yan, ipa-edit mo. Pati mga picture. Nakita niyo yung karunungan ng Diyos. Eh Lord, wala po kami pambayad. Sabihin mo doon sa photographer na may mga machine, nasa TV kayo, at lalakas yung negosyo niya. Pag binigay niya kayong paper, ulihin ng Panginoon, siya na po nag-edit, yung may-ari ng photographer. Siya na rin po yung nag-ayos, na libre tuloy. Tapos, eto na tayo sa Channel 13. Bulag na kita. Bingi nakakarinig, pilay lumalakad. Isaan ka sinanay Ellen yung cameraman. Nagagalit pa yung pagkamali. Pero nagliligtas pa rin ng Diyos. Hindi pwedeng pupunta kayo sa presensya ng Diyos na hindi niya marinig ang tinig niya. Pag hindi niyo narinig ang tinig niya, isa lang ang ibig sabihin ng mga anak. Yung communion mo sa Panginoon ay kulang. Yung desire mo sa Kanya, konti. At higit sa lahat, yung ibinigay mong oras sa Kanya, kulang. Ginawa mo lang siyang alternative. Dapat priority mo siya. Ako, hindi ko kayo uutusang mag-pray kayo ng madaling araw. Depende po yan kung ano yung convenient time ninyo. Pero mas maganda, early in the morning talaga, mag-pray kayo. Kaya lang, ba't ko sinasabing hindi ko kayo uutusan lahat na mag-pray ng madaling araw, pero yun po talaga ang nararapat. Kasi para sa iba, natutulog sila madaling araw na eh. Mga stop, mga full time. Dahil sa biyahe rito, biyahe roon. Eh paano pa sila mag-pray, ipuyat? Kaya pagising nila, doon sila mag-pray. Pero kung hindi ganun yung trabaho nyo, dapat madaling araw pa lang nag-pray na kayo. Do you get that? Do you understand that? At kahit saan kayo nandoon, dapat God's conscious kayo. Na lagi nyo siyang kinakausap. Sa sasakyan, sa aeroplano, sa restaurant, kahit saan ka pumunta, sa kalsada. Lord, alis na tayo. Lord, pagalingin natin to. Lord, yung naka-wheelchair, patayuin natin. Talk to Jesus. Amen. Lord, kawawa naman yung matanda, kuba, unatin mo siya. Simpleng salita. Magmamanifest yung presence ng Lord. At magsasalita siya, ganito gawin mo, anak. Madaling i-lead ng Holy Spirit pag ang communion mo sa Lord malalim. Now, listen to this. Once na dinisire mo si Jesus ng buong puso, siguradong pupuspusin ka niya ng Espiritu Santo pa ulit-ulit. John 14. Are you still there? John 14, 21 to 23. Ano sabi ng Lord? If you love me, you will keep my commands. And those who will keep my commands, then I will reveal myself to him. I and the Father will make our abode in him. So meaning to say, when you begin to have a deep intimacy communion with Jesus, you desire him with your whole being, 100% dadalawin ka niya. Pupuspusin ka niya ng presensya niya. Hindi pwedeng hindi. At pag malalim na iuot gutom mo sa Kanya, the Lord will appear to you. Depende yun sa nais niya. At yun ay response sa desire ng puso mo. Are you with me? Kasi, paano ka dadalawin na kung wala kang appetite sa Kanya? Hello? And I have to say this, alapit nang bumaba ang Lord any moment. Kaya marami na naman po lumalabas sa Facebook, 2030 pa raw dadating si Jesus. Kita nyo yan.
Kita niyo yung mga kalokohang turo yan. Kinuha na naman nila yung agenda ng one world government, ang Antichrist. Kasi alam niyo, United Nations, they want the world to become one sa 2030. At doon nila ibinasi siguro yung wrong teaching na yun. Ito ang tama, Church of God. When we use the word imminent, I-M-M-I-N-E-N-T, imminent, it means any moment. And again, marami naman nagtuturo sa Facebook kasi marami po akong watcher, marami tayong mga full-time, mga lalaki, babaanod puno ng glory, they're watching the world and they're watching what is happening in the internet, in YouTube, in Facebook. Para paalalanan po ang church. Marami pong nagtuturo na ito yung sign na magaganap bago bumaba si Jesus. Lying lahat yan. Ang imminent return ng Lord ay walang sign any moment. At hindi na natin kailangan pa ng specific sign sapagkat lahat ng signs ay nandito na. Are you with me? At isa pong magandang signs, pag sinabi kong sign, plural, hindi siya specific. Yung lahat po ng wedding na nagaganap sa buong mundo, yung kasama po ng immorality, yung bakla, lalaki, polygamy, multiple bigamy, babae, tomboy, etc., etc. Lahat po ng klase pong wedding, perversion, worldly, secular, displeasing sa mata ng Diyos, whatever it is, lahat po yan ay nagpapaabot na may magaganap na heavenly wedding sa langit. Alang papalakpak, at yan po'y nagtuturo, isa sa mga signs, nagtuturo lahat po yan, pati mga lindol, bagyo, yung global warming, yung one world government na yan, yung gera na yan, yung nakawalang isla na yan, at lahat po ng mga pandemic na tinapo ng Diablo, at lahat po ng deception niya sa lahat ng world leader sa buong mundo, yung nagagalap sa Israel, wala na pong ginawa ang United Nations kundi isingle out ang Israel. Ngayon, nagbubumbahan sila ron, pero tuloy po tayo ron sa November dahil bago tayo dumating, talo si Satan, tigil lahat yun. So, lahat po yan ay nagtuturo mamaya, bukas, sa isang linggo, si Jesus, papaba na. Kaya nga ang sabi ng Amos 4:12, prepare to meet your God. The word prepare means to live ready, rapture ready. Hello. 1 Peter 4:7, be watchful. Amen. Be sober. Because the end is near. The end is at hand. The end is near. So be watchful, be sober so you can pray seriously. Kaya ang end time po ay para sa earnest prayer, living like Jesus prayer. Hello. Are you with me? Kaya walang tigil na pinapour out ng Panginoong Jesus, ang Holy Spirit, the Spirit of prayer. So we can pray like Jesus. Walk with Jesus. Buhay po ang Lord. You can enjoy the Lord more than you enjoy everything in this world. At yun ang reason ba't ko sinasabing walang problema kayo mawala sa akin ang lahat ng bagay. Because I enjoy the Lord so much. Ang inakatakot ko lang mawala si Jesus. Because He's your everything in life. He's the one who make you an overcomer, victorious forever, immortal. He's the one who gives you an incorruptible being. He's the one who makes you a more than conqueror, a mighty man and women of God. He's the one who make you healthy, wealthy, rich, powerful, glorious. Christ is our all in life. He's our everything. Bigyan ko po kayo ng isa pong istorya. Ito po ay bangkit sa langit. Huwag na lang po sa langit,
dito lang po sa lupa. So naganda po, Lord, ng napakalaki pong piging. Inimbitan niya po lahat ng churches sa buong mundo. Lahat ng nasa fivefold, inimbitan niya. Sabi niya, everyone who is in the fivefold come to my banquet, to the Lord's Supper. Nagayin niya po lahat po ng pagkain niya. House and lot, aeroplano, barko, ginto. Lahat po ng wealth nilatag niya. Pati po masasarap na pagkain, kasuotan, lahat. Then dumating na po yung fivefold. Pababa sa kongregasyon. Sabi niya sa mga kapatiran sa ibang fellowship, oh, lahat ng gusto niyo, kunin niyo na. It's all yours. So lahat po, kinuha nila. Lahat, kotse, bahay, lupa, pera, kasuotan, katanyagan, everything, pagkain. Kasi hindi naman naubusan na ng wealth eh. Then pagkatapos, tinawag na naman niya yung kongregasyon. Kung ano yung ginawa ng mga bishop at pastor nila at prophet, evangelist, teacher, yun din ang ginawa ng kongregasyon. Lahat po ng inilatag lang, kinuha po nilang lahat. Pinakahuli tayo. Sabi niya, come, my son. Ako nga po yun. Son, kunin mo na lahat ng gusto. Para kami bumalik noong 1988. At nasa likod ko yung buong Jesus is our shield. Hindi pa ako gumagalaw. When the Lord asks us, hindi pa ba sapat yung lahat ng nandito? Lahat ng mga kapatid nyo sa buong mundo, kinuha na yung para sa kanila ay maganda at kailangan nila. Meron pa ba akong hindi na ilagay? Tell me, ilalagay ko. Hindi pa rin po tayo gumagalaw. And the Lord, repeat the question. What do you want? Do you want more? Tell me, son. Tell me, Jesus is our shield. Sumagot po ako tayong lahat. At itong sagot natin. Lord, wala po kaming gusto kahit isa sa lamesa at laman ito. Ay, sino ang gusto nyo? Ikaw. The Lord answered us and said, so, all I have is yours. When you walk with the Lord, you will fully understand the Lord is your everything. And to have the Lord is to have everything. And lastly, you live for Christ, you walk with Christ. Then, whenever you go, manifest the life of Christ. Isa lang po ang kailangan ng buong mundo ngayon para maligtas. Hindi movement, hindi coalition. Hindi religion. Hindi United Nations, hindi European Union. Hindi politician. Hindi idols. Hindi po sino mang tao, how good they are. Isa lang ang kailangan ng mundo. The Savior, Jesus Christ. At ang kailangan ng buong mundo ay matagal nang nakatira sa inyo. Manifest Jesus to everybody. Now, listen to this. Paano niya i-manifest ang buhay ng Lord? When you begin to pray in the Spirit, Oriando Roboboshi, Karianda Rababa, Karianda Ka. The moment you begin to pray in the Spirit, not only you are praying the perfect will of God, Romans 8:26-27. But also, the moment you pray in the Spirit, you are lifted to where He is. Lifted from here up there to where He is. Mula sa earth
into the realm of God, into the realm of the Spirit. Kaya kami mga apostle, we pray in tongues more than you all. Are you with me? At the same time, ito po ang pinakamaganda sa lahat. Not only are praying the perfect will of the Father, not only you are lifted to where He is, lifted in the realm of the Spirit, but also when you pray in the Spirit, you activate His life in you. And the moment His life was being activated, then the manifestation of His life began. Are you with me? Kaya kahit na wala kang prayer, humawa ka lang sa sino man para silang kinoriente sapagkat na-activate yung buhay ng Lord na sumama sa iyo at siya'y nagsimulang ma-manifest. Ganito natin to ilagay. Tapos dito yung kamay ng may mga aso o tuta sa bahay. Ano pong ginagawa niyo pag yung tuta niyo at aso ay tulog? Tinatapik. Tama po ba yun? Bamba. Nagigising siya, tinatapik niyo. Amen. Na-activate siya pag tinapik niyo. When you pray in tongues, the Lord's life in you was being activated. Tapos dito yung may sasakyan, yung kamay ng may sasakyan, motorsiklo, tricycle, four-wheel, two-wheels, basta may sasakyan. Ano po yung dapat gawin para umandar ang makina? Susian. Pag nag-pray po kayo in tongues, yung buhay ng Lord sa inyo, na-activate at nagsisimulang mag-manifest. Are you with me? Are you still there? Then second, paano niya i-manifest ang buhay ng Lord? Sa pamamagitan ng pagpipreach sa Kanya. Mark 16, 19-20. Sabi ron, and the apostles went everywhere and preached the word, the good news, it's about Christ. And the Lord worked with them. Say that, the Lord worked with them, confirming His word with signs, wonders, and miracles. Mark 16:19. Now, tinan niyo si tatay. And the Lord worked with them. Bakit po with yung word na ginamit? Hindi for them. Bakit with them? Kasi nga, sumasa kanila ang Panginoon. Kasama nila. So, ganito rin sa inyo, the Lord worked with you. Are you still there? Nag-MC ka, nag-exhort ka sa giving, nagturo ka sa Bible study, the Lord work with you because He is in you. And you must believe, the moment you preach Jesus, signs, wonders, and miracles will happen because He is working with you, confirming your word. At yun po ay sign na siya'y nakatira sa iyo because He is working with you, confirming your word with signs, wonders, and miracles. Kapag sinyer nyo ang Lord sa family nyo, friend, empleyado, kaibigan, kakilala, kapitbahay, kabarangay, who they are, believe na may mangyayari sa kanila. Hindi pwedeng wala because the Lord works with you. At pagkatapos po ng salitang He works with you, ano po ang kasunod niyang gagawin? He will perform the supernatural. And what is the supernatural? Signs, wonders, and miracles. Amen. Amen. Kahit anong edad mo, basta ang Lord sumasa sa iyo. Kaya dapat lagi kayong malinis ang buhay. Tingnan niyo po si tatay. Pag hindi po naintindihan ang body of Christ kung gaano ka banal ang Diyos, huwag na siya maglingkod sa Diyos. Sayang ang pagod niya. At mapapanga, mailalagay sa panganib yung kaluluwa niya.
Ang unang-una pong requirement ng lahat ng gusto maglingkod sa Lord ay ito. Consecrate your life for Jesus. Live for Christ in total consecration, in purity, holiness, and righteousness. Because you represent Him. Kasi kung hindi ganon, you will misrepresent Him. At yun ang nangyari sa marami. Hello. Alam po ang sabi ng 1 Peter 1:15-16, be holy for I am the Lord your God is holy. And be holy in all your conduct. In all your conduct, pananamit, pagsasalita, pagkilos, paggalaw, pagkain, anumang ginagawa mo, be holy in your conduct. Amen. Amen. Are you still there? Of course, wala po tayo ritong legalism theology, kagaya ng iba na dapat lagi kang nakaputi, hindi ka pwedeng nag-iitim. Dapat yung kulay ng baro, dahil tayo nakakulay blue. Mga legalism mo yun. Kaya ano isuot mo, it's up to you. Basta siguruhin mo lang, you represent Him in a holy manner. And what you are wearing is a holy conduct that will glorify God. Are you with me? Are you with me? Wala rin po tayo ritong legalism teaching na dapat pare-pares tayong buhok. Bahala ka kung anong klaseng buhok yung gusto mo. Kay puro brown yan, bahala ka. Kay puro black yan, bahala ka. Hindi po ako nagpapatawa. O gusto mo black at saka brown, bahala ka. Basta siguruhin mo na pleasing sa Diyos yan. Wag po tayong gumayan sa Amerikano na kasi where the Spirit of God is, there is liberty. Yung buhok nila parang buntot ng sawa. Eh hindi, ano po yun, perversion po ng kabanalan ng Diyos yun. Out of context po yung kiniklaim nilang word. Are you with me? Pag nagbasa po kayo ng Bible, kagaya nila, huwag nilang i-claim yung isang verse para iayon sa kanilang maling pamumuhay. Kailangan po yung Bible po from the Old and New Testament, mayroong perfect agreement. At siya pong lahat ay ayon sa nature ng Diyos. Do you get that? Do you get that? Kaya bahala ka kung mahaba buhok mo, maiksi buhok mo, o totally wala kang buhok, wala ka ng problema. But see to it na ito'y presentable sa Lord. Ako hindi ako nagpapatawa. Ako'y nagtuturo ng tama. Taas yung kamay ng natututo rito kasi ang teaching is specific eh. Bahala ka kung anong klaseng makeup yung gusto mong gamitin. Gusto mo champurado? Kondensada? Evaporada? Honey? O yung pakpak ng bubuyog? Bahala ka. But see to it na presentable ka sa Diyos. Yun po yung tama. Are you with me? Are you with me? Maliwanag po ba yun? Bahala ka kung anong klaseng sapatos yung gusto mong isuot. No heel? High heel? Small heel, medium heel, large heel, extra large heel, or all heel. Basta presentable ka. Yung nakakalakad ka ng maayos. Hindi yung naka-heel ka, tapos ganito ka kataas, pero pag lumakad ka. So, yung ibig kong sabihin. May Istanbul sa'yo mga langit, mga anghel sa langit. Amen. Bahala ka. Naintindihan niyo po ako. Alam niyo, ang apostol, nagbibigay tayo ng guidelines. Hindi natin pinakikialaman yung freedom niyo. Pero ang sinasabi natin, everything you do, whatever your conduct is, make it holy. Amen. Bahala ka kung paano ka kumain. Iba kasi pag kumain, pag subo, tuloy-tuloy na. Walang lunukan. Walang uyaan. Tuloy-tuloy. Kaya nang hinanap nung kukuha ng baboy yung baboy, pagtalikod niya lang, wala na eh. Kasi nilunok niya na. Bahala ka. Yung iba naman, matagal. Puro nguya, nguya, parang kambing, nguya, nguya. 3 hours, puro nguya. Bahala ka. Wala tayong pinipigil. But do it in a godly way.
Amen. Amen. Hindi yung pinapalabas sa TV, may french fries siya, may hamburger, may coke. So kakalagay niya pala ng hamburger, may french fries dito, tapos may coke. So, hindi po piti, hindi piti yun sa mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Do it in a decent way. Do you get that? Bahala ka kung paano ka lumakad. Kasi may mabagal lumakad. 4 na oras bago siya makarating sa pinto ng bahay niya. So, may iba namang 4 minutes lang. So, bahala ka. Wala ritong nagbabawal sa'yo. But do it in a decent, holy way. Gusto mong magalit, okay lang. Basta godly jealousy. But do it in the spirit. Are you with me? Maganda po ba yung turo ni tatay? Pagupit, bahala ka kung anong gupit yung gusto mo. Siguruhin mo lang na pagkatapos mo magupitan, ikaw pa rin yan. Bahala ka. So anong sinasabi ko? What is fitting to you in glorifying to God? That must be your conduct. Without holiness, Hebrews 12:14, no one will see the Lord. Kasi ito yung sinabi ko na ito noon, ulitin ko, maliit o malaki bahay nyo, linisin nyo. Believe me, lalo na yung mga bedroom nyo. Kahit siya po yung maliit na bahay, kasi kami, nung timbala kami ni nanay sa isang bahay, andun na lahat, kwarto, kusina, sala. Pero yung CR, siyempre, hiwalay sa obra naman yung pati CR na doon. Hindi naman sa Lord yun. Pero malinis siya. Lalo na yung mga hinihigaan nyo. Yung lugar na ginagamit nyo pag nagpipray kayo, that is very important. Hindi yung mahal na gamit. Kung ano yung bahay mo, basta yung lugar na ginagamit mo para sa prayer sa Lord, linisin mo siya. Hello. Kung gusto mong makatagpo ang Lord, siya yung maging pinakamaganda sa bahay niyo, yung prayer room mo. Huwag na yung mas maganda yung sala kaysa prayer room mo. Kasi doon mo minimit ang Lord sa prayer room mo. Linisin mo siya. Hindi ko sinasabing kailang gumasta ka ng million-million. I'm not saying that is not what I'm talking about. Ang sabi ko, linisin mo. Kahit ng isang maliit lang na folding bed yan, o maliit na kama, o sopa, linisin mo. If you want Jesus to visit you. Bigyan ko kayong halimbawa, at malamang dito na ako magtapos. Naalala niyo, kinuwento ko, binigay namin yung bahay sa site. 5 po ang 8 kwarto noon, kasi mayroong itaas pa yung 3-story yun eh. Yung itaas po, garden, solar, open air siya. Yung second floor, yun po yung room namin. Ako, yung akin, kay nanay, sa 3 bata. Sa taas, meron din pong room para sa mga guests. Tapos sa ibaba, may 2. So, 3-story po siya. Maliit lang naman, 240 square meter. So, natapos po siya 7 taon bago siya natapos. Year 2000 po siya na ibigay yung lupa, 7 taon bago siya natapos. Dahil doon lang may blessing eh, pakunti-kunti. So, natapos siya. Kaya binigay namin sa Lord. Pagkatapos namin ibigay, the Lord spoke to me, sabi niya, hindi po namin natira niyon. Siguro nakatulog kami ron, saglit lang ata. Hindi kami nakatulog doon ng straight isang buwan. Basta dumalaw lang kami one night. Ang alam kong pinakamatagal ko stay doon na nag-ayuno po ako ng isang linggo. Iyan ang pinakamatagal kong stay. Nag-fasting ako. Maliban doon, wala akong alam na natulog ako ron ng matagal. So, inabandon po namin yung bahay na yun. Yung buong second floor, wala na pong nakatira. Pero yung mga gamit na mga bata na iwan, yung gamit namin, ibig yung kama, master's bedroom, mga sopa, na iwan po lahat.
Sinanctify namin sa Lord. Nagbilin po ako sa lahat na nakatira ng mga personal intercessor natin na walang akit sa second floor, walang gagamit na room, walang tutulog doon, walang titira kahit sino, malibang mag-aayon at mananalangin. Ganun po siya na-sanctify sa Lord. At ba't ko po siya kinakwento sa inyo, dahil siya po yung na-dedicate sa Lord, na ang pupunta lang doon ay magpipret, magpapas. Kaya magaan po mga 40 days doon. Kasi ando doon na ang Lord, wala pa sila, ando doon ang Lord, nakatira po siya. Kaya pagpasok mo ng room, lalo na yung ginagamit na nagpo-40 days, sumanda ka. Kaya walang tao rin pag pumasok ka ron, hindi pwedeng hindi ka mag-weeping. Hindi pwedeng hindi mo mararamdaman yung heavy manifest presence of God. Ibang klaseng kapayapaan para kang nasa langit. Are you with me? At kung bagsak yung prayer life mo, gusto mong mag-umapoy, pumunta ka ron. Kaya 3 days lang may mangyari sa'yo. Yung langit, mararanasan mo sa bahay na yun. At kung bakit ganun kalakas ang presence na Diyos, ibang-iba. Talagang sobrang kapayapaan. Kahit may sakit ka, pag pumasok ko ron, mahihil ka. Kahit wala mag-pray sa'yo. Dahil residence na ron ang presence ng Diyos. Kasi nakadedicate sa Lord. Lahat ang nakadedicate sa Lord, dapat banal. Wala sa buhay natin, sa bahay natin. Are you with me? Ganito rin sa inyong mga kwarto. Linisin niyo siya. Opisina, maliit o malaki, linisin mo siya. Para dalawin ka ng Diyos. Sasakyan, tricycle man po yan, apatang gulong, jeep, bago, second hand. Basta ginagamit mo sa Lord, lalo na may tatak ng Jesus eye shield, linisin mo siya. Ikaw man na nagda-drive, o may driver po tayo, o minsan nagpapadrive tayo, siguruhin natin yung mga nagda-drive sa atin, maayos, nagpipray. Kahit hindi naman 3 hours, basta marunong magpray. Kahit papano, sabihin, maingat sa katawan, naunawaan niyo po ako. Kasi tayo sasakay. Amen. Ganyan yung mahalin ang presence ng Diyos. I close with this last word. Nung si Saul po ay nagkasala, ang iniyakan ni Saul, kaharian niya. Because he lost it. Even though ang Diyos nagbigay sa kanya. Nung si King David ang nagkasala, ang iniyakan niya na huwag mawala sa kanya ay ang Holy Spirit. Not his kingdom, not his throne, not his position as king, not his royalty, but God, the Holy Spirit. At yun ang buong istorya ng Psalm 51. Verse 1, especially verse 10 pababa. Cast me not away in your presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Ganito rin po sa atin. Ang lahat ng meron tayong material things is a blessing from God. We thank God for that. We enjoy it and share it to those who need it. But that is temporal. The Holy Spirit who will bring you to Jesus, who is the agent for us to be raptured alive, abides in you forever. He is an eternal God. O yung payagan na mawala siya. When Samson lose the Holy Spirit, grabe po yung hirap niya. Dati siya po yung nagtuturment sa mga Philistine. When he sin, he lose the Holy Spirit. Siya po ang tinurment. Tingnan niyo si tatay. Pag tayo po ay hinirang ng Diyos at may ginagawang dakilang bagay sa Diyos, sana marinig ako ng lahat ng churches sa buong mundo at nasa Bible. Very rare po nagtuturo nito. Pero ituturo ko siya. Kapag tayo po'y asset sa kaharian ng Diyos, at tayo po'y nagdadala ng malaking distraction sa kaharian ni Satan, alam niya hindi niya tayo pwedeng talunin. Because God is in us, with us, for us, through us. Pero siya po'y nagbabantay. At isa lang,
ang lagi niyang inaabangan. Yung mawala ka sa Spirit. But the moment na mawala ka sa Spirit, sa maraming reason, at huwag mo siyang i-allow, like Samson, then, doon po siya magkakaroon ng pagkakataon to torment you, to hurt you, and to even destroy you. Kaya ang Bible ay nagtuturo, the more God use you mightily, the more you must live in the Spirit and fulfill not the lust of the flesh. Galatians 5.16, Galatians 5.25. Learn from this. Galing kayo ngayon rito, puno tayo ng glory. Mamaya, bababa ang Holy Spirit, lahat po ay kanya pong i-invade. Subukan niyo pong pag-uwi niyo mamaya. Magbukas po kayo ng secular television. You feel heaviness. You feel uneasiness. Why? You grieve the Holy Spirit. Dahil tinats mo ang worldly thing na hindi mo dapat gawin. At pag pinagpatuloy mo yan, kagaya ni Samson, sa gitna ng warning at wooing sa kanya ng Holy Spirit, tinuloy niya pa rin ang sin, you will lose God. And you become a victim to the devil. And learn from the Lord Jesus Christ. Hindi nyo napansin, pagkatapos siyang gawa ng dakilang bagay, he ran to the presence of the Father and talked to the Father. Gusto siyang gawing hari ng mga Jew, he ran away from them and go to the Father's presence. Protection niyo po yun. Protection natin yun. Kaya mag-ingat kayo kung sino yung mga kinakasama niyong kaibigan. The only purpose we are with them is to bring them to Christ, not to do what they are doing. Amen. 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 Are you with me? Amen. Yun lang ang ground ni Satan. When we get outside the realm of the Spirit. Kaya nga ako, ina-advise ko sa mga staff na laging pagod at puy at sabiyahe nung ko pa sinasabi siya. Sinasabi ito 25 years ago. Ako sanay ako sa biyahe. Kaya minsan pinagpapalit-palit namin ni Apostle John yun yung kasama, iba iniiwan namin for them to rest. Dahil pagpuyat ka at pagod sa dami ng ginagawa mo, bagsak yung prayer life mo, then the devil will come. Hindi ka man niya matatalo ka agad, pero magsisimula na siya. Naguluhin ka. And we don't want that. Kaya magandang may tatay. Before the devil can harm you, we protect you. Are you with me? Kasabay pa nun yung prayer sa inyo. Hindi man ako makapag-pray sa bawat isa sa inyo ng 2 hours pataas. Pero anuman pong klaseng prayer ang i-offer ko sa inyo, in honor siya ng God the Father. Dahil lingkod ako ng Diyos. At di ko kailangan manalangin ng mahaba para sagutin ako ng Ama. Hindi ako mahabang manalangin, pero may nagpipray ako. I am God's conscious. At sapat na yung maiksigong prayer para ang Diyos gumalaw. Because I don't lose contact, communion, communication with Jesus every day. Are you with me? Are you still there? Learn from that. At ito rin sa ba't maraming bishop at pastor, they begin in the Spirit, they end in the flesh. Kasi wala nagturong apostol at nagbantay sa kanila. Are you with me? Holiness is God's highest attribute. Ang kabanalan ng pinakamataas, nakalikasan ng Diyos. Lima po yan eh. God is righteous, o God is love, God is righteous, God is merciful, God is faithful, and God is holy. Ang pinakamataas sa kanyang limang attributes, moral attributes, ay kabanalan. And holiness is God's habitation. Ang kalinisan, ang tahanan ng Diyos.
Kaya nung tinanggap niyo si Kristo, hindi lang kayo basta tumanggap sa Kanya kagaya ng naunawa ng marami. You become God's habitation. You become God's dwelling place. You become God's house. Kaya lahat ng tinirahan ng Diyos dapat mabuhay na malinis. Dahil pag hindi ka nabuhay na malinis, yung banal na Diyos na nakatira sa yung sobrang linis, perpektong malinis, alis. Kasi ayaw niya ng marami. At wala pong iba magpapadami sa buhay niyo, isa lang. Meron tatlong letter, S-I-N, sin. And of course, pag nag-repent ka, the Lord will wash that sin with His blood. Restore ka na naman. Pero ang tinuturo ko, living like Jesus. When you walk with God, you don't know the word sin. Are you with me? What do you know is perfection. And I close. 2 Corinthians 11:2. For I am jealous for you with godly jealousy, for I have betrothed you to one husband that I may present you as a chaste virgin to Christ. Kaya inaagaw ko po ang church sa kamay ng sinamang ambisyoso, sinuman sila sa fivefold, kahit tinawag sila ng Diyos. You know why? Dahil naipamanhigan na po ng apostol ang church kay Jesus. The church is already betrothed to Jesus. Are you with me? Si Jesus ang magpapakasal sa kanya. Dapat ang trabaho ng nasa people, maunawaan nila ay ito. They must bring the people, they must bring all kinds of people to Christ. Dalhin ang lahat ng tao kay Kristo, kagaya ng ginagawa natin. Second, they must teach them to be like Christ. And third, they must prepare them for the any moment rapture of the church. Yan ang pinaka-importante. Hello. Pero ngayon, dinila po nila ang mga kawan sa movement, coalition, artista, theology, pinag-aralan, doctorate, so-called divinity. Where is Christ? Alam niyo ba ang salitang like a chaste virgin? Many years ago, I was praying sa study table ko. Kasi pagkatapos ko pong pagising sa kama, kasi sinanay nasa ibang room eh. Ano namin yon? Agreement namin, kasi alam niya yung buhay ko bilang lingkod ng Diyos. But we love each other. Kaya lang pagdating sa Lord, that is our priority. Especially alam niya marami kong gagawin. Alam na mga staff yan, kahit kasama si nanay sa biyahe, nasa ibang room siya. Kasama niya yung mga kapatiran. Ako mag-isa sa room ko, pero magkatabi lang kami. Pero sabay kaming kumakain. Pero pagdating po ng gawain, nag-iisa ako sa room ko, tulog, gising lahat. Nag-meet po kami sa gawain na. Sabay, umuwi, kumakain, tapos balik siya sa room niya, balik na naman ako sa room ko. Kaya hindi po madali mag-asawa ng lingkod ng Diyos. Hindi madali mag-asawa ng babae ng Diyos. Kung naghahanap ka ng atensyon, mahanap ka ng iba, huwag mga lingkod ng Diyos. Kasi yung hinahanap ang atensyon, hindi mo makukuha. Pero mahal ka nila. Kaya lang, kailangan alam mo yung salitang kamatayan sa sarili. Yun ang sabi ni nanay nun sa mga staff nung early years. Sabi niya, huwag kayo mag-aasawa ng apostol. Nako, mahirap. Kagaya ko. Pero nung siya nag-mature sa Lord at naging kagaya nun, sabi niya, pag nagsipag-asawa kayo, dapat apostol. Kasi masarap asawa apostol. Kasi naintindihan niya na eh, lumago siya. Dinalo ako ng Lord pagkatapos ko mag-pray. Tuloy ako ng study table. Kung tawag ko doon, revelation table. Diyan din yung notes ko, yung Bible ko, naka-open na po yan. Marker ko, susulat na po ko. Araw-araw may date po yung aking notebook. Araw-araw.
Magmula nang maligtas ako hanggang ngayon for the past 38 years, lahat po ng notes ko kahit noong 1986 pa nakatabi, marami na po yung binalitan ko ng cover, nilinis ko, nandiyan po siya. Lahat po siya may date, every day. Nang encounter ko sa Lord, meeting namin, sinasabi niya, pinapagawa niya every day. Nanas na po yan. Hanggang ngayon. Ganun ko po minahal ang revelation. In fact, marami po rin sira na at luma ngayon, pinaganda ko. Dahil bago na technology, ginamit ko po yung bagong technology, pinaganda ko. Iba po, nilagay ko sa cellphone ko, ni-record ko, binabasa ko, pinababasa ko sa iba, pinakikinggan ko. Then the Lord visited me at piniliwala niya po sa akin itong Chase Virgin. Look to tatay. Ito ang reason kung bakit tayo pinag-ayuno ng Lord ng mga 40 days na yan. Walang tigil. Next month, may mag-aayuno na naman ng 40 days. Wala pong tigil siya. Dahil po sa salitang Chase Virgin. Kahit po takbo ng takbo ang church, ignorante siya, sometimes foolish. I don't say this to heart those who are in the fivefold. Even though marami po sa fivefold na stupid pagdating sa bagay ng Diyos, mahal po ng Diyos ang church. Kahit gaano po siya karumi, wasak po yung kanyang pangkasal na damit, sira-sira, hinahabol siya ng Lord. At ang tungkulin na yun, habulin siya ng Lord, ay binigay sa apostol. Kaya kahit saan tayo magpunta, we love the church, we address the church. Kahit anong event din nyo napansin, lagi ko ina-address sa mga bishop at mga pastor. Like a Chase Virgin, hinahabol natin. Kahit saan siya pumunta, hinahabol natin. Kaya ayaw niya, hinahabol natin. Kaya nire-reject ang truth, hinahabol natin. Sapagat isang araw, silang lahat, yung baro nilang sira, itatagpian ni Kristo at ang dumi sa kanila, ihaalisin ni Jesus lahat. At hindi po ako nagkasal na hindi ako umiyak. Hindi lang po ako sa Pilipinas nakapagkasal sa buong mundo, sa maraming bansa. Lagi ko umiyak pag nagkakasal ako. Dahil lang nakikita ko po sino man ang kinakasal ko. Especially sila po yung mga holy men and women of God. A godly family. Lalo na pag lumalakad na po ang bride, pagbaba ng sasakyan, patungo sa altar, sa harap ko, to officiate their marriage. At kumakanta na po yung mga worshipper ng This is the Moment, and the glory of God is all over that wedding place. I cry. Dahil ang nakikita ko po na lumalakad ay ang bride ni Jesus Christ. Ganun po kahalaga sa kanya na maintindihan nyo ito. Kung meron mo kayo i-aspire ng malalim ngayon ay yung perfect holiness, righteousness. Wala sa puso makikita sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Kung gano'ng kalinis ang loob, ganun kaganda ang labas. John 12:26, Jesus said to all of you, if anyone serves me, let him follow me. And where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, he, my Father, will honor. What a joy to serve the Lord. What a joy to do the will of the Father. Again, if I have 1,000 life, I will give it all to Jesus. All to Jesus. Ito lang kasi magagawa natin eh. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanyang kamangamangang pag-ibig sa atin, ang paglingkuran siya. At ito po magandang pangako ng Lord sa atin. As we serve and follow Him, kung saan daw po siya nando doon din tayo. Hallelujah. At hindi lang daw po yan, dahil tayo naglingkod sa kanya, pararangalan tayo ng Ama. So Jesus is our shield worldwide. Ministries, living like Jesus' family. We will serve the Lord.
ang ating buong pamilya ay maglilingkod sa Diyos. Mula sa pinakabatandang member ng family hanggang sa pinakabata, our family will serve the Lord. Ay kung nasa ng Panginoon, doon tayo habang panahon. At ang pinakamalaking karangalang tatanggapin ng sinamang tao ay magagaling sa Diyos. At ang pangako ng Panginoon, the Father will honor us because we serve Jesus Christ, the Son of God. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.